Ang pole. So, ang gagawin po natin ngayon ay sa chicken biryani. Indian chicken biryani. So, sa lahat po ng gustong matikman o gawin ang pagkain ito, so, tapusin niyo po ito. Bibigay ko po sa inyo lahat ng sekreto. So, ngayon po, ipapakita ko po sa inyo lahat ng mga ingredients. So, pagkatapos po ng video ito is makikita niyo po yung clips ng lahat ng ingredients at mga grams po niya, mga measurement niya. Okay po, so tapusin niyo po itong video na to. So, paano ko po muna sa inyo ang ingredients. So, food color, okay, red, yellow, chili powder, chicken biryani masala, powder masala, turmeric powder, ginger, garlic, ajinomoto o bechin, salt, mga apat na pirasong red onion, so inislice ko na po siya. Then green chili, mga 10 piraso po yan, nakachop na po yan. Graham mix, so meron po yung bay leaves, mix na po yan, may cardamom, graham masala, tomato, mga 8 tomato. Tapos ito pong ano, ito po yung long grain rice. Long grain rice po 'yan. So ibababad po 'yan ng mga at least minimum 1 hour. So ito po yung binabad ko na po siya. So mga almost 1 hour na po 'yan. Okay? And then of course chicken. So mga isang kalahating kilong chicken po ito. So, first of all, kailangan po natin i-marinate yung chicken. Marinate po natin siya sa salt. Okay. Turmeric powder. Chili powder. Okay. Konting bechin. So, yan po ang pag-marinate po niyan. Okay. Masala powder. Ginger. Okay. Kalahati po lang kasi mamaya ay gagamitin po muna sa saute. Then garlic. So, marinate po natin siya at least minimum 1 hour. So, ito po yung marination niya. So, balikan po natin to after 1 hour para iluto na po natin yung chicken biryani. So, mix nyo lang po siya ng maayos. Okay. So, while we are marinating the chicken, so, magpo-proceed na po tayo sa pag-saute. Balikan po natin to after 1 hour. Okay, proceed na po tayo sa pag-saute ng mga ingredients. So, una po is maglagay ng oil. So, focus here. Oil. Okay, una po natin yung garlic. Garlic, ginger, then onion. So very important po na gawing brown yung onion, lutong-luto po, importante po yan. So isasaute po natin siya mga 3 to 5 minutes hanggang maging brown po yung red onion. So, balikan po natin siya after 3 to 5 minutes. So, habang sinusutay po natin yung red onion, so, mag-boil po tayo ng water. Tapos, lagyan natin ng gram mix. Okay. Tapos, lalagyan po ng salt kasi kailangan po siya ng
medyo salty po yung paglalagaan po natin ng rice. So, ito po siya. Tapos hintay lang po tayo ng few minutes pagka boil nito, i-boil na po natin yung rice. So, balikan po natin after few minutes. Okay, makikita nyo po yung ating onion is medyo nag-caramelize na. So, lalagay po natin itong gram mix. Okay. Sautay po natin ng mas maayos. Sautay natin ng mabuti. Then, after few seconds po, lagyan na po natin yung tomato. Okay. Again, making sure po na lutong-luto po yung tomato. Kasi ito po yung magiging parang gravy niya kasi yung tomato at saka yung onion niya. So, mga after 3 to 5 minutes ulit, balikan po natin siya. Okay, after 3 to 5 minutes. Ngayon, lagyan na rin na muna natin itong sili para umanghang po siya. So, depende po sa inyo kung how much yung anghang na gusto nyo sa biryani nyo. So, okay, after 3 to 5 minutes, balikan po natin to. Okay, habang hinihintay po natin maluto yung ating gravy, so lutuin po natin itong rice. So, sa boiling water na nilagyan po natin din ng salt. So, lutuin po natin siya ng around 75% cook. So, normally, sinasabi po ng iba talaga na 70% cook lang. So, ako medyo ginagawa kong 80% cook para... Pero ito po is mayroon na po itong salt. Itong ano na ito. So, lagyan natin. Kasi sa Pilipinas, ang basmati rice is medyo mahal. Kaya, lagay po natin lahat. So, na po, in time lang po natin kumulo, nang kumulo hanggang time to time check po natin kung how many minutes na po yung ano percentage. Okay? Takpan natin. And then now, lagyan po natin siya ng salt. Okay? Turmeric powder. Masala. Chicken powder masala. Okay, then mix po natin siya. So, maamoy nyo po yung Indian aroma talaga ng pagkain. So, may hilig po sa Indian food, magugustuhan nyo po ito. So, balik po tayo ng mga after 2 minutes pa. Okay. So, after mga ilang minuto po, so, titingnan po natin yung rice. Kung ano na po, luto na 70 to 80% cook. So, wala pa po yan. Balikan po ulit natin yan after few minutes again. Tapos, itong gravy natin. So, mix po natin ng konti. So, pag medyo nagda-dry po, pwede natin lagyan ng konti tubig from dito sa pinagkuluan. Para po siguradong lutong-luto po yung tomato. Kasi yan po yung magiging gravy niya. Sobrang papang nung spices nung Indian. So, tapan po ulit natin. Balikan po natin after few more minutes itong dalawang to. Okay, after po few minutes, check po natin yung rice kung okay na. So, yung water po ng rice, so yung salt niya, yung alat na nilagyan natin sa kanya, always check kung okay na sa inyo yung alat niya. So, ngayon po, titingnan natin yung rice kung okay na. So, ako po kasi ang base ko is 70 to 80% cook. So, makikita nyo na po yan sa butil ng bigas, sa loob may maliit na puti. So, na-check ko na po. So, nasa 80% cook na po siya. So, sasalain na po natin. So, hinaan lang po natin apoy ng gravy. Salain natin yan. Kasi after po nito,
Lulutuin po ulit natin siya mamaya sa gravy. So gagawin natin siyang layer ulit. Ito po, sala na po natin siya. So gamitin po natin ng malaking strainer. So kuha lang po ang malaking strainer. Okay, yung natira po nating rice, direct po natin siya sa strainer. So para lutong-luto po siya. So dito po natin gagawin yung ano mamaya, yung layer natin. So making sure po na walang ano masyadong tubig. So i-drain po natin ng maayos. Then, ito po ang gagawin nating layer mamaya. Sayang po ang rice. Mahal ang rice ng basmati sa Pilipinas. Yan po yung 70-80% cooked rice ng basmati. Basmati. Okay. Now, check na po natin itong gravy natin. So, okay na po to. This is done. So after this, i-prito na po natin yung chicken. So tikman po natin. Ayos na po yung alat niya at saka yung spices. Lutuin naman ngayon natin yung fried chicken. So ngayon po, ipa-fried na po muna natin ang chicken. Wait po natin siya ng about 15 minutes. So masyadong medyo marami-rami po yung chicken natin. So balikan po natin after 15 minutes. 15 minutes po, luto na po yung chicken natin. So ihahalo po natin siya dito sa gravy. Halo po natin siya sa gravy. Okay. Then i-mix po natin siya ng maayos. Mix po ng maayos sa na may ano po lahat ng gravy niya doon sa chicken. Mahalo ng maayos. So, after po natin mahalo, mga keep natin yung mga 3 minutes. Tapos, balikan po natin ulit. Pabayaran natin mga 3 minutes po. Okay. So, after po mga 3 to 5 minutes, okay na po yan. So, ilipat po natin dito sa kabila. Ilipat po natin dito. Gagawin na po natin yung final procedure ng cooking niya. So, ito po yung tinatawag na layered. Ililayer po natin siya. Nilipat ko lang po para mga pag-layer po tayo na maayos. Okay. So, lagyan po natin ng konting oil. Okay. So, ililayer na po natin siya ngayon. First, mga 1/4 po nung rice. Half po ng rice ilagay na po natin lahat. Okay. And then, lagyan po natin ang chicken. Pag nalagay po natin yung chicken, ilalagay naman po natin yung natirang kanin sa ibabaw. Yan. Tapos, lalagyan po natin ng food color. Lagay po natin yung food color sa ibabaw. Okay. And then, aluminum foil.
konting oil. And then aluminum foil. Cover po natin ng mabuti ng aluminum foil. Tapos low fire. Low fire po siya ng mga 15 minutes ulit. So ready na po yung chicken biryani natin after 15 minutes. Po ng low fire. After 15 minutes ng low fire, so I think ready na po ang ating biryani. Wow! So, maamoy niyo po yung aroma niya. Wow! Sarap! So, imimix po natin siya ngayon. Ayan po ang ating chicken biryani. So, sa lahat po ng mga Pilipino na gustong gawin to, subukan. So, sigurado pong masasarapan kayo. Ay, ang sarap nito. So, titikman po natin. So, ito po yung ating chicken biryani. Maraming maraming salamat po. Sana may natutunan kayo sa araw na to. Thank you very much. Please subscribe my YouTube channel and click the bell button. Thank you.